Morning mga tropa. So maaga tayong gumising ngayon. Meron tayong re-respondihan. Tumirik daw na sasakyan sa FCIE. No, diyan sa may Langkaan. So nabutas daw yung dito fuel lines niya, yung fuel hose. So re-respondihan natin mga tropa. Samahan niyo ako ngayon. Punta tayo sa FCIE. Nasa may gate. Respondi tayo kay Baby Lynn. Tropa, ayan. Nakarabi na yung aking ano. Guys, dito na po kami sa FCIE. Ito yung kotse ni Baby Lynn na nasira. Ayan. Respondi tayo ngayon. So, yes, Baby Lynn. Baby Lynn, kaway muna. Ano po? Ayan. Ito. Alam ba yun na sira? Butas niya. Ayan. Butas. Kita mo. Ay, so, ayun. Dapat pala. Oo nga, nakita ko na. Rasula naman pala. Nabutas yun sa may dugtungan. Ayan. Kasi, so makikita natin yung hose niya, dugtong na rin. So na-fabricate na siya. Hindi na siya yung original. Ayun, may crack pa nga dito eh. No? Ayan, ayan. So papalta na lang din natin yung mga ano. Hose niya. Dugtungan lang naman. Ayan guys. Ito guys yung fuel hose niya. So makakita nyo, hindi na yun yung original. Dugtong na lang. Siguro naputulan to. Dinugtungan na lang. So ayun siya. Ito sa dulo. Makikita nyo. So dapat kasi pag pinalta natin to simula sa tangke, so mahihirapan tayo pag yung nilahat natin malutong na eh. So ang gagawin natin ngayon, dudugsog na rin natin, kaso ang dugtong natin, ang gagawin natin sa dugtong simula dito sa fuel rail, sa rail hanggang doon sa hose, dalawang putol pa eh, talaga ginamitan pa niya pa ng tubo eh, ng flexible ho, ng copper tube. Tayo diretso na dito fuel rail papunta ron sa hose. Matigas na naman yung ano niya, kaya ano eh, ipitin na lang sana hindi tumagas pag inipit natin. Nang kumapit siya ng maayos. Yung hose na itim ang gagamitin natin, yung fuel hose na itim, ganito lang. Matigas na itong mga to. Kita niya may crack na nga. Ito yung sa may ano, sa may fuel rail, makita niya may crack na. Idag na rin, puputok na rin. Ayan. Dito siya tumagas guys, ayan. Siguro may kinaskasan, no? Pagiging ko nito eh, sumasayad to sa ano eh, doon sa tubo ng preno, kasasayad niya sa tubo ng preno, ayan, dyan na butas. Dapat kasi ano, pagka ano, isisecure para yung kaskaskaskas kahit katagal ang gumagalaw, nabubutas talaga hos. Ayan, bibili muna tayo dito guys, bago natin, you know, para maialis na yung kotse rito ni Baby Lynn, ayan. Bili muna kami. Ayan guys, nakabili na kami ng hose. Ayan, tsaka clamp. Ayan. Hose clamp. Para mapandar na to. No? Nakabit na lang natin to guys. Naikabit na natin. Ayan. So bago nyo diretso i-start, susi lang muna. Para makita kung may naglilig. Kasi pag naka-electric pump, pag sinusi mo na yan, bobomba na yung galing sa tangke, makikita mo na kung may tagas. Huwag diretso i-start guys ha. Sige Baby Lynn, susi mo muna. On lang. Bila kayo 1, 2, 3, 4, 5. Okay, susi pa ulit. Patay. Susi pa ulit. Okay, bila ka 1, 2, 3, 4, 5. Para mag yung hangin dito mawala. Patay, patay susi. Sagad ha, sagad ang patay. Off. O susi ulit. 1, 2, 3, 4, 5. O yan, sige start mo. O yan, walang leak. Makita, ano, yan. Sagad. Okay naman. Serbahan muna natin, titignan natin maigi kung hindi natagas.
So ayan mga tropa, kinabit ko na yung air cleaner. So pinatay lang namin yung makina. Kasi kukunti yung gas, ito mapon. Baka di umabot sa gasolinahan. So isinecure natin maigi. Kung makita nyo, ikinable tayo natin doon sa ano. Para kasi pag naka ano siya, sasayad dito, magkaskasan tong radiator hose tsaka ano. Siyempre nagbabibrate ang makina, baka mabutas ulit siya. Medyo sinecure natin. Higyan natin ang cable tie. Enable tie natin doon sa steel tube para pag, di, pag lumaro yung makina, hindi siya kakaskas dito sa ilalim. Kasi yung dati, kumaskas siya ron sa steel tube ng preno, kaya nabutas. Ayan guys, okay na kami ngayon. Responde si Babylin. Ayan. So ayan guys, si Babylin. Tapos na.